Number 2 between Omega Esports and Ground Zero. Ground Zero with, sabi nga natin, stellar performance, outlasting, outplaying itong Omega Esports from the get-go. And tingnan natin kung yung Ground Zero, eh, tuloy-tuloy pa ba yung kanilang momentum sa ngayon. So, kami makasama yun. This is Darkstar Dotto together with Yuda. Nandiyan pa ba si Yuda? Wala pa yata eh. Wala pa. Nandiyan na? Dito, dito na. Let's start na eh. baka di yan na-inform. Ayan. So, start na natin game. So, tingin mo, Yuda, ano yung... Sige, summary muna natin yung game number 1. Ano yung tingin mo naging errors ng Omega Esports nung kanilang draft? When it comes to draft naman, medyo okay naman yung kanilang draft dito between Omega Esports and Ground Zero. Ang problema lang nito ng Omega Esports is medyo naging sloppy when it comes to positioning, lalo sa clash, and pag-take nila ng fight, laging merong outplay, minsan outposition itong Gyrocopter, and then yung Lina talaga yung naging factor since nahirapan talaga siyang mag-contribute dito sa early game natin since na-outplay siya dito ng Invoker, kasi nga dito si KCL na talagang rumoronda lagi dito sa mid din and pinapahirapan siya. Pero still, the Ground Zero talaga nagbigay din talaga ng grabing pressure nila, and gaya na sabi mo, yung map control na binigay nila or advantage nila against Omega Esports is yung naging factor din. Kaya rin talaga Omega Esports nagkaaroon ng mga errors, force errors, gawa nga nung hawak nila yung mapa, and yung vision talaga ng Ground Zero is maganda rin. Yung kasi yung napapansin ko rin sa Ground Zero, pag nakakuha na nila map control, parang walang hihinga sa kalaban eh. Like, hindi rin makakapag-farm yung carry, hindi rin makadiscarte yung, let's say, yung mid lane, hindi rin gano'n nakakalabas. Parang chine-choke out na nila lalo yung kalaban nila. Napapansin ko sa Ground Zero, every time na nakuha nila yung mga tempo nila sa game, yung mga plano nila, yun nga, yung mga plano din nila sa teamfight, diba? Yun yung napansin ko, medyo well-organized yung kanilang discipline sa teamfight, ayan. Masasabi ko rin sa Ground Zero with their playstyle. Ayan. Pero Wind Ranger naman ang mapipick ng Omega Esports to. Tingin ko Wind Ranger na rin ulit for... Si ba itong kanina? Si Hero, yes. Yung 4 nila. But Seeker, I think kaya pa naman nilang i-flex pick in a way na... Kung yung Bloodseeker carry, yes. Okay pa rin naman against Mars, but... Yung Bloodseeker as an offlane, most of the time, depende yan sa magiging carry ng, depende sa carry ng Bloods ng Ground Zero. But, tingin ko, ito yung times kasi kapag yung Bloodseeker, parang gusto nilang i-poke yung, kuwari, poke mo na, pick my Weaver, di ba? Isa sa mga counter ni Bloodseeker yan. I mean, kaya niya i-counter si Blood, si Weaver, nung kanyang ulti, di ba? So baka may ganun na factor, kaya baka parang dinedare nila yung isang kalaban na okay, pick ka dito ng Weaver, there's a Bloodseeker, di ba? Although pwede pa rin, but kung matapang ka, kung talagang gamay mo yung isang hero, di ba? Na kung gusto mo Weaver, okay, pick ka ng Weaver, mga ganun, di ba? Ang ganun na factor. And Omega Esports dito, nag-stick din sila sa Wind Ranger pick, so possibly maulit pa ulit ang position for Wind Ranger, or pwede lang nila ituloy as a mid lane if maganda naman yung magiging matchup dito against sa Heroes ng Ground Zero. Pwede rin naman. Tsaka di pa rin nag-show yung Ground Zero na kanilang mid lane since ano pa ba available na mid lane? There's a Storm, meron pa rin Storm, meron pa rin Invoker. Possible, pwede pa rin i-pick dito ng Ground Zero. And to think yung Invoker sobrang ganda sa lineup ng Ground Zero since they have the setup ng Arena of Blood, this Mars, and I don't know, Undying. Sila naman yung nag-Undying. Pero kanina sila din ang nag-Undying, di ba? Yung side ng Ground Zero, yung naging performance ng Undying kanina, parang masabi si TMB, naging core, hindi naman naging core actually. Nagkaroon pa rin siya na item na sa position 5, iisipin mo dito na, okay, detection, ward, ganun na mindset. Pero si Undying, like kanina nakita ko na nagpa-farm out din siya sa mga dead lane eh. Yep. Speaking of deadline talaga, nawatsin natin na solo or laging mag-isa minsan itong si TMB pag wala namang ginagawang clash or wala namang busy time para at least tumulong sa kampe. And nag-benefit itong Ground Zero doon sa ginagawa niyan since na-build siya ng Aghanim's
plus meron siyang Blade Bell na laking pahirap for Omega Esports during the clash. Oo. Ano yung tingin mo magiging possible na draft since kutiyo kasi halos single target din yung Omega Esports eh, no? Tulad na kanina para single target din yung draft nila. Like Night Stalker, mga ganyan. So possible na Night Stalker could be priority pick sa side ng Omega. Ikaw, kung ikaw sa Omega, tingin mo possible maging draft nila? Tingin ko yung pwedeng ipanalo against sa Undying since sa pero Beastmaster, Beastmaster VR, bottom lane. Okay din naman yung Beastmaster with Ranger sa lane. But there's Undying pa rin kasi, like, ano paano mo kakaunti si Undying? Pero, ako, personally, tingin ko Timbersaw yung mga ganun. Kung may Undying, automatically magti-Timbersaw dyan eh. And sobrang ganda ng Timbersaw sa game na to. Like, there's a Mars, there's Undying. So, isipin mo dito, paano mo papatayin si Timbersaw sa teamfight? Yes, medyo, egol lang sa lane, but din ko si Timbersaw kaya naman niya mag-survive kay Undying, pero hindi eh, nag-Beastmaster sila eh. Yun yung ano naman dito, pinick ng Omega. Okay, gusto nila ng sheer lane or buti din mo, kasi ang ganda, last lang push potential ng Omega. They have the Luna, they have the Beastmaster, if Beastmaster online, they have his Helm of Overlord, mga like mga 15 minutes, di ba? Pero yun yung pwedeng maging scaling ng isang Beastmaster. And to think, etong si Beastmaster, pag nakuha niya yung tempo nung kanyang lane, push out ng mga towers, like mga 6 to 7 minutes, could be etong si Luna, sobrang magiging maginhawa yung kanyang farm eh. And to think, kahit si Luna, yes, medyo lugi sa lane, masabi din natin ganun eh, kaya pa rin naman niyang makabawi later on sa ating early game. Yep, and tingin ko itong Omega Esports, nagbago na sila ng totally game plan dito sa game na to since game 1 medyo hindi na nagawa yung sinang gawin, and game 2 tinatry nila na at least magkaroon ng pushing capabilities since gaya na sabi mo meron nga Beastmaster and Luna na sobrang bilis bumasag. Tingnan natin kung itong Windranger ba is going mid since Storm Spirit yung possibly magiging katapat na dito, pero Storm Spirit napansin ko a good pick for the side of Round Zero for the 4th pick kasi kita natin na walang mga Nyx, Assassin, Lion na pwede nga pang counter sa isang Storm Spirit. Beastmaster lang yung pwede maging threat sa kanya and yung shackle shot ng isang Windranger. Oh, truly. Oo nga, no? Dami nilang single target. There's pero may Storm, yun na may maganda eh. Kaso ang problema lang, if mahuli si Storm, ma-caught off guard siya, there's a roar na aabang sa kanya, di ba? Could be a Link and Spear game for Storm team, ma? Pwede siya mag-linken dito since kahit na mag-o siya dito ng isang Windranger or at least with the smoke dito ng Omega Esports, at least meron siyang extra time para at least makapag-ulti out if magulat man siya dito or ginulat man siya. Pero BKB, aso talaga siya sa Primal Roar, pero I think linken yung magiging item choice dito ng isang Storm Spirit and malaking impact yung mabibigay nito sa Ground Zero. Isa sa mga spell nila ay mabubuhosit lang eh, no? I think yung BKB, yes, sabi nga, gaya na sabi mo, Beastmaster can ulti even though may BKB sa Storm, ever. Same goes for Mars, di ba? Mga BKB, ano to eh, mga BKB hero din to eh, no? Yup. Pero last pick, okay, Batrider, so position ano to? Position for Windranger ulit? Okay, so, Bloodseeker 5. May mga times din ako nakita nung BTS Pro Series na lang may nagpa-5 na Bloodseeker, Weaver na Post 5. I think nakagawa nun is boom eh. Nag-boom yata yung nakagawa ng Post 5 na Bloodseeker. There's a recent time na nag-4 na Bloodseeker. I think Polaris yata yun. Yes, Polaris yata yun nakita kong nag-Bloodseeker. 4 si Bumi. Na, kasi ang titignan mo, yung Bloodseeker na 5 is more most of the time, ang iitipin mo dito would be yung kanyang ulti. So, scaling level 6 lang, and tingin ko Bloodseekers only as a position 5. Parang ang trabaho lang niya dito is mag-rapture lang ng pinaka-preo hero. Yep, pero ito, Klinks! Uy, Klinks ulit! Klinks ulit ni Akashi. So, meron silang Lion ngayon, Lion Storm and Klinks ulit. So, parang save lang nung game 1 itong lineup ng Ground Zero since sa mid lane nila, pwede nga sumama dito sa Lion
pwede kahit silang dalawa pwedeng pumick off. More on pick off ulit itong Ground Zero since sa Clings ulit yung pick na dito again sa lineup ng Omega Esports. Mm-hmm. Omega hindi din, no? Okay, so... Parang same lang sila ng lineup eh, no? Ang pinilit lang Mars and Storm. Pero yun nga, gaya na sabi mo kanina, aggressiveness yung gagawin dito ng Ground Zero when it comes to their draft. And ito kasi yung parang nakapapansin kong comfort zone ng isang Ground Zero, yung hindi sila masyadong idle sa kanilang draft and nai-utilize sila ng maganda or na-maximize nila yung kanilang draft, yung kanilang playstyle nila dito. Unlike itong Omega Esports, magre-rely sila masyado sa Luna. Yes, they have the Batrider na kaya mag-scale agad ng or makakuha ng tempo sa lane. Kaso, Storm Spirit to ni Kuya. So, kung babasihan mo sa player, feeling ko kaya naman ni, ma-outcome ni Kui yung Batrider sa lane. Pero let's see kung paano yung magiging discarded dito ni Pulse. Kasi si Pulse yung magiging playmaker dito sa ating Omega Esports side. Dahil di rin masyado rin maganda yung game niya eh. Kung titignan mo yung kanyang lina kanina, di gaano nag-scale masyado since parang scenario kasi like ito yung magiging scenario ulit tingin ko sa game number 2 kasi si Lion most of the time kapag itong si Lion hindi masyado nagiging effective sa may top lane, possible magro-rotate lang siya. And pansin ko rin itong Storm Spirit is against sa Batrider. Pures dito medyo magiging maganda yung game niya against sa Storm Spirit since nung game 1 lina siya against sa Invoker na alam natin yung Invoker meron siyang Aquaspex potential with Lion. Pero ngayon kasi Storm Spirit kahit na umikot itong Lion early on, hindi pa masasadong mapapahirapan yung isang Batrider with the Storm na low level pa. Pero yun nga, pakilala natin sa side ng Omega dito. Prince sa kanyang Luna. Kiro gagamit dito ng Windranger Pures for his Batrider. Senki for his Bloodseeker and Van dito for his Beastmaster. Alright, sa side naman dito ng Ground Zero, Akashi on his Clings for the second time around, Queen is Storm Spirit, Kimizo on his Mars, TMB sa kanyang Undying, and ito si KCL on his Lion. So, grabe din kasi si KCL eh, no? Like, yung Lion niya kanina, sobrang on point nung mga finger, mga stuns, sa mga prio na hero na bigger kills na nagagawa ni Pills ni KCL kanina. So, positive. So, kind of expected din kay dito kay Lion na ganun yung magiging game niya dito sa ating game number 2. Pero tingnan natin kasi baka pwedeng maging ano, pwedeng magbago yon dahil medyo bago din yung draft ng Omega. Sila dito, I mean bago sila ng draft in a ways na kung si Prince maganda yung magiging farm niya. Although Gyro naman siya kanina eh. Kaso ang problema tingin ko item choice lang ni Gyrocopter kanina. Kasi yes, most of the time kapag meron ka ng Crystallis, Aghanim Scepter, mag-go to BKB ka na eh. And to think yung kanina game number 1 nila, sobrang dami ng mga disables. So I think sulit talaga yung BKB during that game number 1. So siguro iniisip lang, siyempre, like, may mga pro players din na iniisip din nila na kapag mag-scale ako ng item mo na kukulang sila ng damage. Parang ganun siguro yung iniisip nila. Pero siyempre, hindi natin din sa masisisi sa mga ganun na sitwasyon, di ba? Yep. And then, pansin ko, dito sa top lane, medyo mainit yung magiging trabaho dito ng TMB since sa Windranger ulit yung katapat niya and the Beastmaster. Level 3, yung magiging timing dito ng isang Beastmaster and the Windranger na medyo masakit or maiindan ito ang dying. Pero level 1, kaya niya paindahin yan. O yun, sinasabi natin, 10 stacks na ito si Akui, pero... Pero feel ko mystic naman yan. Matic na yan kasi you're leaning against Batrider, kailangan mo talagang magic wand. Magic stick agad, di ba? Sabi ko magic stick muna, then upgrade ka agad dito ng magic wand para mas madami yung charges na kaya mong... Kumbaga, ano na rin yan, sustain mo na rin sa sarili mo eh. Kahit pa paano. Lalo na yung mga spammer na hero eh, no? Like Lina, mga ganyan. Actually, Mars nga sa totoo lang kapag you're a carry. Most of the time, yun yung magmagic stick ka eh, no? Kasi yung God's Rebuke, ini-spam out yan, pang last hit, pang harass, di ba? Pero ito, speaking of Mars, mukhang delikado siya dyan, at Zenki. So medyo speedy siya because of this third skill ng Kyanters. Route lang muna, kahit pa paano. May threaten pa rin naman yun itong si KCL, distance.
Pero hindi eh, si Tenki sa sobrang naging aggressive niya, tumama pa nga yung kanyang blood right doon. That's a pure damage, a blood right, pero yun habang nangyari yun, first blood na inaakala natin sa may bot ko ha. Sa baba yung ano, yung first blood, but ayun na, nabigyan doon yung top, I mean yung Omega Esports, nabigyan nila yung may top lane. So far yung lane nila medyo aggressiveness lang sa nangyayari ngayon. Kasi titira mo Bloodseeker, asakit kasi ng blood rate niya pag tumama talaga eh. Kung titira, pure damage yung kanyang blood rate eh. And yun nga, grabe rin yung nagiging laning phase dito ng Omega since mas maganda yung laning nila ngayon compare nung game 1. Kasi game 1, kahit panalo yung gyro nila, medyo nalugi yung bottom lane nila with the Night Stalker. Pero ngayon kasi, medyo napapahirapan din itong undying since namatay nga siya with the Wind Ranger na alam naman natin pwedeng maging katapat niya in terms of harassment dito. Mm-hmm. In terms of harassment, pero malas, kung titira mo siya, like, parang feeling ko wala masyadong kill potential itong top lane ng Omega eh. Pero kind of surprise lang kasi na nakakuha sila ng kill doon eh, pero yun lang. Speak of kill, finally itong Ground Zero first board sa kanilang kills eh makakuha ni TMB. So threatened pa rin na kahit pa paano for Ground Zero yung kanilang top lane dahil grabe din kasi mag-box out si Undying eh, no? Parang out of nowhere din. Hindi, ngayon ko lang nakikita si Undying na binabalik sa meta na to since may mga times din na flex pick talaga ngayon si Undying dahil sa kanyang aganim si Hector din eh. And grabe, yung Undying na 16 yung kill strength. Kitang-kita natin kanina na sobrang laking impact and Beastmaster medyo mapahirapan siya since kailangan niya pa ng level 5. Parties 2 na yung board niya and mapahirapan na itong side ng Ground Zero dito. Pero at least mid lane natin, Batrider, hindi na siya masyadong may pressure unlike nung game 1 na talagang may threat talaga sa mid lane since Invoker yung katapat niya. Oo, Invoker talaga yung magiging katapat niya. Yun nga eh. Pero sa ngayon, Pjols, pero last hit ha, lamang talaga si Kui. Yes, you have the Batrider na kaya mong i-zone out itong si Storm, but nandiyan kasi yung Static Remnant kasi, kaya talaga ni Storm na mapag-clear out ng Miss. And kind of surprise lang kasi, ito si Batrider supposed to be, sinazone out niya lagi itong si Storm outlane niya. But yun, speaking of outlane, nabigyan dun si TMV sa may top lane for the second time around. So maganda yung mga ginagawa dito ng Omega so far, ah, laning wise pa lang. Pero ang question lang kasi paano i-maintain ng Omega Esports yung etong lead nila. 'Di ba? Yung lead nila na kills, kahit sabi mong less than 1 kill lamang dito ng Ground Zero pero hindi pa kasi ramdam 'yan eh. And Beastmaster kasi alam naman natin sobrang laking impact na sa game lalo kapag sa pressure. When it comes to pressure dito, speaking of pressure, pag naiwanan mo siya, sobrang bilis mapasag ng iyong tower. And panigurado, mamaya itong Beastmaster magiging laking threat dito sa Ground Zero in terms of pushing. Pero Prince namatay dun. And ayun lang, Bloodseeker is running onto KCL. KCL is dead. And it's too speedy na ito si Bloodseeker. Nag-i-start na siya. Nakumuha ng momentum dyan. Ayun lang, the tuhog, hindi tumama. Off the mark. And Kimizu, nanganganib yung kanyang buhay. Meron na siyang tangos, medyo tanky. Bulin ba to? One more, right click. Uy, Zenki, okay, ayun lang. With this tango na nakapag-regen. Ilang last, kumbaga, makapaisip ka dun. Like, sobrang tanky nitong si Mars. But in a way na nag-regen siya sa tango eh. Kaya, parang di pa sapat yung kanyang right click dun. Pero yun, Storm, nakuha siya dun. Or rather, itong si Pjols nakuha dun sa may middle lane because of the rotations dito coming in for the supports of Ground Zero. Sobrang active ng support dito ng Ground Zero. To think na itong si Kings, okay, level 6 na siya, pero yun lang. Speaking of, yun nga, yun lang hero will survive for now. And Kui, we're just gonna out lang muna dun sa may blood right. So, Senki na parotitin dito sa may middle lane. So, trying to equalize yung teamfight na yun or kayang i-attempt dun ng Ground Zero. Pero yun nga, gaya ng sabi mo dito, grabe yung pressure na binibigay nila dito sa heroes ng especially sa mid lane ng Smart Omega. Like, similar nung game 1, gusto nila targetin itong mid lane ng Omega. And
ngayon game 2 ginagawa pa rin nila and binibigyan nila ng advantage itong QUI na makalamang lagi sa mid lane. Minimake sure nila na lagi lamang si QUI kapag medyo yung matchup slight favor or talagang mapa-slow down siya since Batrider to, pero still maa-farm siya dito. And Storm Spirit, expect natin na talagang iba-priority ng Ground Zero na talagang magkaroon ng magandang start. Truly. Ayun, finally! Nakuha tayo na lasso doon and grabe din kasi yung ano, bat eh. Level 6 agad, automatically ito si Storm. Tingin ko, nagkataon lang level 6 agad doon si Batrider. So, hindi ni-expect ni Storm na mahuhugot siya ng ganun-ganun lang yan ah. Possibly maraming dito and then di niya na-anticipate yung pending burst potential with the lasso habang na-araso siya na farfly and yung damage, pero top lane patay. Patay indeed din hero. Meron din sino naka ano, sino naka earn si Undying. Okay, Undying earn siya dito. Yung game mo natin ha, if naka earn din ba yung Undying niya? Hindi siya naka earn. Tapos wala nga, parang wala nga naman yung earn dyan eh. Saan ba pwedeng earn yan? Baka, ito hindi ko nakita usually sa isang Undying eh, no? Yung earn, tapos mag-vessel, pero I guess vessel not really ideal sa game na to. Siguro iniisip niya na, okay, earn ka lang, trying to sustain someone. At the same time, syempre, medyo, ano rin, DPS na rin for earn. Yun, iniisip dito ni Undying, but speaking of Undying, yun, dying na siya. Hindi siya Undying. Risen from the dead. Saan siya doon? May observer ito nga, Smart Omega dito sa may clip sa taas. And Beastmaster, meron siya na Dominator ngayon. Pwedeng-pwede na siya iwanan dito ng Windranger and Windranger. Para at least magkaroon ng level ito. Bottom lane na itong Windranger natin. And smoke coming in dito sa side ng Ground Zero. They want a kill. They want the pressure. And kitang-kita nila si Luna, nag-farm out lang siya dito sa kanilang jungle side. And I guess Storm is just gonna back off. Kaso si Pils meron siyang Arcane rune eh. Okay. So, kailangan lang siguro mag-iingat ni Storm. Siguro kumuha lang siya ng rune, no? Pero so nasa may top lane yata eh. Yung Arcane rune. So, medyo malas nga lang for Storm. Kasi ito yung pinapangarap sa isang Storm kapag kukuha ng rune. Regen. Yep. Okay lang yung double damage, tapos Arcane rune, di ba? And eto, ginasabi natin kanina na quite open si Luna. Patay siya dito. Tinuhog na lang, or binarubal ng palanggana ni Kimizu. And ang gandang observer wards dito for the side of Ground Zero. Nakitang kita nila yung rotation ng isang Luna kung saan magka-farm. And top lane, gusto nang basagin ng isang Beastmaster agad itong First out, Rapture. Rapture, okay. Ito na yung sasabi natin, na level 6 na si Zenki, kaya na niya mag-provide ng damage output by Akashi, tinakbo na lang niya yung Rapture because he's surely dead if ever na mag-stay pa siya dun sa pwesto niya. But on the top lane, nag-rotate na dito itong si Kui. One more right clicks and there's a kill. So 1-for-1 or 2-for-2 pala eh, rather, yung nangyari dun. Pero I think, kung ako dun, credits parang yun sa side ng Omega Esports, but they're not done yet. Okay, out lang muna. Kala ko si Zinky yung kalaban. My bad. Kala ko yung Bloodseeker kalaban niya ni Luna. Pinapansin. And speaking of Bloodseeker dito, grabe yung potential niya rin mag-clear ng stock since max yung kanyang blood rate dito. Kayang-kaya niyang kumuha ng stock agad na mabilis, lalo ni mas small camp. Ayan, kitang-kita natin. And TMP, surprisingly, gaya na sabi natin, earn. So, not sure kung mag-vessel na to or talagang for earn purposes lang siya. Ay, for earn purposes lang naman siguro. Kaya titira, wala ka naman i-vessel dyan. Like, I think Beastmaster, killable pa rin yan. Yes, it's a STR na hero technically. Pero di siya yung ganun na tanky na hero. Like yung mga Mars, yung mga BB, mga ganyan. Yun yung parang ideal mo para mag-vessel, eh, no? But Luna, transition agad sa may top lane and I think makapag-push na sila ng 3-1 tower. So it's a mirror lang ang mangyayari. Karabang nangyayari yun, Kui will get Zenki off the mark dun sa may ito lang sa may triangle kang na kanina pa siyang kumukulit. Andiyan si Akashi ah. Akashi, lang, rain of blood onto this Batrider. Batrider is dead.
And looks like itong Ground Zero, they're starting to build their momentum dito sa ating game number 1. Ito yung nangyayari nung game number 1, men eh. Game number 2 pala, I mean. Game number 2 to, but yun nga, yung game number 1 parang ganito yung scenario. And babaligtad na yung nangyayari dito since pero Rapture? Mabuhay pa ata TMB. Mabuhay pa si TMB, Rapture is there. And out lang muna. Kahit paano for TMB, pero nandiyan pa rin yung damage. Di rin siya makagalaw doon, Rapture is there. Sa kanya lahat binigay. Pero I think good na yun. Magandang kill na rin yun kahit paano for Omega Esports. Despite na ano pa rin yun, that's a position 5 na undying. Marami pa rin boss it yan sa teamfight. But eto, Pulse just gonna clear out some waves, pero nakabang doon si Akashi. Akashi with the Envy, scouting si Batrider. Tignan natin kung may pag-scout out ba siya, okay? And Pulse, makakabol. Tignan natin, and Pulse nahuli! Nahuli siya dito ni Akashi, nag-drop pa ng Tombstone just to provide some vision there. And there's the Tuhog coming in for Kimizu. But Akashi will get the kill. Beginning spree na para sa kanya. And the net worth is rolling in sa kanya dito sa Aklinks. And Ground Zero dito. Hawakan nila yung bottom lane and Omega. Panigurado top lane jungle. Itong magiging sakop nila since vice versa lang yung nangyayari dito. Pero kapansin ko, Batrider dito. Medyo di niya na-predict itong Klinks na habulin siya after na mag-fireplay siya dito. And Klinks, good move dito para ma-scout niya. Pero top lane. Top lane, okay. Tingnan natin. May nagaganapan doon. Nakita. Ayun lang. I think na-roy siya doon. Pasobra doon. Si tropa nating, tropa nating Queen. But Akashi's damay pa siya sa hukay. Good trade there for the side dito ng Omega Esports. There's Arena Blood, but Pulse in return. Siya naman yung namatay doon. So 2-for-1 siege at the moment. And Blood Rite is there, pero the Rapture on the KCL. Pero kita siya sa Hawk and tinuhog. Ayun lang. Nadamay na ano pa siya doon. Nakansin ng TP. Yun lang. Napatay pa si Senki. Senki will force a 2-for-2 for the sec. Yun lang. Yung trade-off, pero sapat pa rin sa Omega, pero hindi yata make it 3 sprints. Siya sumanga, siya na-damay siya dyan, and grabe yung Ground Zero. Tatlo yung nandun. They don't have the real course there, and yun nga, dami pa si Van, make it 4. Kakabuhay lang dun ni Kui. Grabe! Yung napatagal, tumagal dun yung side dito ng Omega, men. Grabe yung pagdedelay na ginawa dito ng isang Lion since na-rapture siya and gusto siyang habulin dito ng side ng Omega. Na-turn around pa nila hanggang nagkaroon ng extra time. Itong makakampi niya na makaresponde. And apat pa ata yung namatay dito for the side of Omega. Imbis na Lion dito yung mamamatay. Kalo ko rin, may vision din kasi yung Hawk, yung Beastmaster. Doon pala sa hindi natin nabagin yung vision ni Beastmaster. Pero yun, speak up, patayin mo muna. Take muna, Pulse. Parang naman siya kanina eh, no? Pinatay siya kanina, and at the same time, ngayon nasa baba siya. Napatay na naman siya ulit, so spotted na naman agad si Batrider. So I think for Batrider, think ko hindi niya maging afford. Hindi niya afford masyado na mamatay dito sa game kasi unti-unti siya nag-follow up kapag mangyayari yun. And mid lane siya ng targetin. Si TMB. TMB, okay. TMB yan ang kasunod, and TMB with the Rupture, and ayun lang. Napaganda pa nga yung setup ng Arena Blood, pero nandiyan yung Roar para ma-prevent doon. But still, nandiyan pa rin yung Tuhog and yung Hero. Delikado pa siya dyan, pero napag-rune run naman siya dyan. And Kimizu will get the double kill. And nakita naman itong si Tuhog na ating Bloodseeker. Okay, nalaso. And a Storm Spirit zipping in out. He's tooling low dito, but Senki namatay siya dyan. Make it a triple kill onto Akashi. Akashi! Or rather pala, si Kimizu pala yung nakapag-triple good, pero make it 4 dead sa side dito ng Omega Esports, but they're not done yet. Mukhang team wipe yata to sa side ng Omega Esports, and gusto niya mag 1 hit dun, but a double for Akashi, and team wipe ang kinalabasan dun ng Omega. Grabe nga turnaround sa clash na yon after niyang malaso itong Storm Spirit. Luna dito, maganda yung TP sa mid lane with the Eclipse, napatay niya dito yung dalawa. And the potential, muntik pa mamatay itong Klinks na yan. Muntik na talaga. Kaso si TMB. TMB, patay yata siya dito. Rapture? Okay, standing his ground lang. Pero wala eh, mag-stand, stand-alone ka lang dyan. Stand-alone lang dito si tropa nating TMB. Pero yun lang, the Bloodseeker is there. Ganda ng shackles dito by Hero.
And looks like itong si TMB medyo napasama na yung kanyang buhay doon. Grabe yung nga buy time dito na isang undying. Potentially kung di pa siya na shackle doon, pwede pa makaresponde ito nga Mars para tumulong sa kanya. Mm-hmm. Yapi, hindi din eh. Pero medyo iba din yung item ni TMB dito ah. Going for Lotus Orb. Yung kanyang item dyan, but looks like Kimizu will get that si Pyols. Again, itong Batrider. He's not really doing his thing ah. Medyo napapahirapan siya and mostly lahat ng patay niya dito more on sa bot. Yung almost tatlo na pala yung sunod-sunod na namatay si Pyols. Una yung hinahanap siya ng pangalawa yung Inden and pangatlo naman dito si Jungle. So inaaraw-araw siya ng Ground Zero and alam ng Ground Zero kung saan siya magko-farm, alam kung saan siya tatargetin dito. Pero most of the time kasi na if you're a bat rider, kailangan mong tingnan yung map kung saan mag-play around dito yung Ground Zero. But speak of Ground Zero, yun lang top lane. Nakukut na dali pa nga dito si Zeki na roller. Si tropa natin Akashi na surrounded siya diyan and make it a 1-2-for-1 exchange. Pero side dito ng Omega, sila naman yung pumapalag. Oh, etong si Prince, nangangatin na siya dito. Make it a triple kill para dito kay Prince. And tingnan natin kung aabot pa ba si Kimizu. Pero Kimizu out lang muna. He doesn't have the arena blood. Pero isipin mo ha, nag-attempt dun yung Ground Zero. But maganda yung pwesto nila ng Omega Esports. Because andun din sila eh. Like, nasa low ground yata yung Ground Zero kanina eh. Kaya nabuhos din yung smoke nila. Sakto nga, pagtalo ng Lion dito, nasurpresa siya. Sobrang daming heroes ng Omega dito, yung nasa lubong niya. And sakto rin kasi, sumag-smog pero oh, wait lang, ayun na blood. Naso nga lang, nakapag-zipin pa si Kwi. Mapag-reset pa nga siya dyan. And let's see, Kwi, nandiyan pa rin. He has the mana, nandiyan yung Rapture. Ni-Rapture dito, itong si Kimizu. Pero anong gagawin dito ni Bloodseeker? Nawala na siya Rapture. Naso nga lang sila. Nakikita nila yung Lion. Uy, nag-anon, static man. Oh no, wait lang, patay pa nga dito si Van. Van mamamatay, so make it a double kill dito by Kimizu. And look, it's just like itong si TMB, in return mamamatay. And Prince, gusto niyang lumaban. And Akashi, medyo tulit siya sa party. And think ko makapag-push na siya. Makapag-push yata yung side ng Ground Zero, okay? Pero out lang muna siguro. Dahil kulang din sila ng tao. For Ground Zero, pabuhay na rin si Batrider. Yep, and the Clinks, kung tinignan mo yung kanyang item ulit dito, going siya sa kanyang Glyphnir, same item ng Game 1, after nung kanyang Falcon Blade, Dragon Lance, and Maelstrom. Same build siya nung Game 1, hindi siya mag-BKB since ay laso naman to, and they Primal Roar. Gusto niya talaga magkaroon ng capability para makapaghuli. Pero huli? Oh, huli, si Prince. Ay, si Hero pala. Narito ako sa pangalan eh, Hero, si Prince. Di ba lang, sinong 4? Sino yung carry, di ba? Si Prince yun, tama. Carry siya. Carry 4 si Hero, okay. My bad. Di ba siya masyado kabisado yung pangalan ng Omega? Kasi pag Omega, napapansin ko sinasama each to dati, di ba? Omega, kalimuta ah. Oo, sila. Sinasama each na Shanks, Tino. Yeah, tama. Lahat pa naalis na nang walang natira for the side of old roster nila dito sa new roster ng Omega. Wala. Bago rebuild na talaga as in lahat ng lima. Rebuild up kind. Oh. 5k lang. 5k sa pa. Ana. Ah, sige. Wait lang, may pumasok na. Naglilinis. And shoutout pala dito kay Boss Baek. And 6k gold dito sa side dito ng dito sa Ground Zero. So far ramdam mo naman kasi 6k gold lead nila yun, no men. Tingnan itong nangyayari sa ngayon eh, nauna kasi Ground Zero sa teamfight katulad nito. There's a roar. Tingnan natin kung sino ba mahuhugot. Nahugot na lang instead. Ito na lang si Lion na kanina pa makulit. But Kimizu burst out si Van and TMB will fall as well. So 2-1-for-1 exchange. But buyback dito si Lion. Yun nga, si QUI or rather si Kui with the unstoppable streak dito kay Prince. Ay, nakuha niya. And si Lion nag-buyback siya doon just to make sure lang na ma-secure yung teamfight. Let's see.
kung ano yung gagawin dito ng Ground Zero, but I think for Omega Esports they need to reset dahil patay din si Luna, patay din itong si itong si Beastmaster. I guess ito na yata, ito muna na magchichill muna sila at Tamon, pero hindi! Hindi magchichill mo kasi Batrider na bait siya dun. Naghintay lang yung Ground Zero from all this time. Kung may mag, kung may mag-step dito sa Tier 2 tower, eh may mabibigyan talaga. And grabe, Pures dito having a bad game kanina pa, and when it comes to network, pang-anim siya dito sa, I mean, panlima siya dito sa network. Lagi siya nahuhuli, almost apat na beses na sunod-sunod. And the 2-9, kung natin napapansinin dito, yung kanyang standing 2-9, yung talagang nagpapahirap for the side of Omega dito na makaunlad in terms of a network. And Luna pa lang yung nagiging mayaman sa side nila kasi Beastmaster, mahirap din since magkadikit lang sila ng Batrider. Luna na talaga yung nagiging number one dito. Nakatulong nila sa farming and Drone Zero, tatlong hero nila. Yung talagang kumaban. Aray! Oo! Royvan! Parang ito yung kanina, yung merong Gleipnir. And Zenki, damay pa nga sa hukay. Ground Zero, they're just playing aggressively itong side ng Omega Esports. Pero ito, Akashi, hunting itong si Prince, but he has the Blink Dagger. So out lang muna for dito sa side ng Omega. Pero think ko, pwede na sila mag-rush dito, men eh. Pwede na, since hawak nila yung mapa dito, lalo sa mga Russian area. Pero gusto pa nila? Gusto pa nga nila? Sino ba natuhog? Yes! Natuhog si Prince, pero ito na, Eclipse is there, trying to burst and press Arena of Blood. Kaso nga lang, nahugot. Sinabunutan itong si Akashi. Akashi is dead. Same goes for Pures, pero make it force aside dito ng Omega Esports. Kakabuhay lang ng Beastmaster dyan, pero ito, Hero, delaying himself, pero nandiyan pa rin yung stun and there's the kill. But ito si Senki, may nanganganib na may mga low life sa side dito ng ng Ground Zero, pero hindi, wala pa, parang wala silang damage dyan. And eto, tinuhog na lang, parang si Senki naging parang sinanish na lang sila dito ng Ground Zero, ng apat na hero sila, and make a team wipe for the second time around. Ground Zero, ha? Making make it a decent play, making some mistakes itong or forcing some mistakes itong side ng Omega Esports. And kahit na sabihin natin na Beastmaster and Wind Ranger yung buhay, kulang yung damage nila. And versus the 4 heroes dito ng Ground Zero, minicro lang sila and kinite lang sila. And easily, Storm Spirit dito, meron na siya nga Linken. So another problema for the side of Omega dito, kung paano nila i-burst out yung isang Storm Spirit. Yappy. Ang hirap kasi, tsaka right now, gaya na point out natin sa draft, ito talaga yung magiging ideal item ni Storm Spirit with this Linkin Spear. So, para ma-evade niya yung roar and yun lang hero mamamatay. Medyo di ganda yung nangyayari sa Omega. 14k na lumalamang sa side ng Ground Zero with their network. I don't know paano makapag-retali itong side ng Omega. Pero hindi, ito, mukhang speak of retaliate, patay dun si TMV. Pero not really, hindi maganda to sa side ng Omega. Like, kailangan talaga nila ng bigger kill eh. Kailangan nila si Klinks, kailangan nila si Storm patayin. Pero this time around, itong si Storm, mahirap na siya patayin at the moment. Yup, and Storm Spirit dito, meron din siyang sanggayin kaya dito. Pero, tingnan natin, uli pa atas yun. Aray, isang finger ka lang. Lalong sumasakit kasi yung finger, pero pag-press mo na yung ano mo eh, yung mga finger kills mo eh. Oh, teka. Oh, yun lang! Ganda na Sera! Arena Blood sa tatlo! And the BKB na lang dito si Prince, well, nowhere to run, but he can TP out to safety. Walang hirap nito, men. Mukhang every step nitong Omega Esports, mayroong sagot lagi yung Ground Zero. And usually napapatay lang nila dito for the side of Ground Zero is yung Undying. So bago mamatay itong Undying, sobrang kunot niya and sobrang dami niyang mabitaw. Plus meron siyang Lotus Orb na talagang pwede niyang i-cast dito pag alam niyang ipa-primal roar itong campaign niya. And easily debuff itong pwede mangyari. And the Prince, kahit nasabihin na natin medyo mayaman siya, wala siyang katulong eh, pero huli pa. Nakatulong, wala siyang damage. Kung titignan mo, kinukulang na sila ng damage. Katulad nito, Prince Delicado doesn't have the BKB for 29 seconds. And the jump in by Kui, holding ito si Bloodseeker. Hero is dead. So was itong si Zenki.
but Kling's trabaho lang. Mong, eto na yata, man. This is gonna be the endgame scenario for the Omega Esports side dahil Gina jump in na sila dito ni Storm Spirit. Nakita nila ito, si Van Van is dead. So, as hero without a buyback. Pero grabe yung pinapakita dito ng Ground Zero, but they call it the GG is called and 2-0 para sa side dito ng Ground Zero, defeating itong Omega Esports ng kanilang best of 2 series dito, mga sir. Grabe yung game 2 na yun, and showing the dominance dito for the side of Ground Zero. 23k network lead in 27 minutes, 47 kill. So talagang ang gusto gawin dito ng Ground Zero is lumaban ng pahirapan itong side ng Omega. Kitang-kita natin yung nangyari dito is Patrider. Although naman mas maganda yung naging match dito early on against sa isang Storm Spirit. Kasi kayo nung game 1 na pahirapan. Pero grabe, KCL doing the things. Dito na i-priority si Kui na talagang lumamang sa mid lane. Na nag-result na nagkaroon ng magandang mid lane si Kui. And showing na, the Ground Zero dito, mas better team and mas better performance in this series. Kasi kitang-kita natin sa pag-initiate, sa pag-control ng map, sa warding, sa pag-control ng clash or positioning. Kita natin na Ground Zero mas naging dominant sa game na to, and showing na talagang yung comfort picks nila and comfort lineup, which is yung Undying, Lion and Klings, na ulit similar nung game 1. Kitang-kita natin yung epekto. For the Omega naman, I think kaya-kaya naman nila itong Ground Zero since nakita natin yung mga performance nila recently. Kaya-kaya nila makipagsabay. Ang problema lang talaga, I think nawala lang yung sync nila ngayon, and mas naging better team itong Ground Zero. And the Batrider, si Pjols, medyo naging bad performance siya in this series. Oo, yun din yung napansin ko rin, yeah. Pero yeah, anyways, that's the game number 2 natin, guys. And meron pa tayong isang series na abangan. I think Lil Gun this time, itong Omega Esports. Dito, tingnan natin kung makakabawi itong Omega Esports. Meron pa silang isang series against sa Lil Gun. So, ako pa rin makakasama nyo dyan, but this time si JB ang yung makakasama ko dyan dito sa ating second series, guys. So, kami ni Yuda magpapaalam, and dyan lang kayo, guys. Waiting lang tayo sa lobby. Once the lobby's up, mag-start na tayo sa ating second series, mga sir. So, kami ni Yuda magpapaalam, and dyan lang kayo kay Ngales. Peace out.